Ang galing ng process niya. Nakita niya po 'yan. Hydroponic lettuce. So ito po mga ka-Jake, meron po tayo na discovery dito. Ang hydroponic lettuce. So mamaya po interviewin po natin yung nag-aalaga dito. So tingnan niyo po, ang galing. Ang galing ng process nila. So dito po yung mga bata, dito naman po yung mga medyo harvest na sa gawin na to. So ito na po yung malapit ng harvestin. So ayan po. Ang galing ng process nila. Nakita niya po yan. Hydroponic lettuce. Okay, interview lang po natin mga ka-Jake. So okay mga ka-Jake, so ito ngayon may interviewin tayo dito kung paano itanim ang hydroponic lettuce, no, na si Sir Floyd. Ito po, Sir Floyd. Magandang araw mga ka-Jake. Okay, praise God. Oh, sige po, paano po ba yung process ng ating hydroponic lettuce? Ah, sige sir, yung process niya, normal process lang din. Sa buto, ipupunla natin mga 15 days, tas saka lang natin ililipat sa system, sir. Paano po ba, ano po ba itsura ng 15 days na yun? Sige sir, pakita natin sa kanila. Ito. So, yan po yun. Ano, paano po ba masabi na pwede na siyang ilipat? Masasabi natin na for transplant na siya pag meron na siyang 3 to 4 leaves, sir. Ayun, so ito po pala pag meron na siyang 3 to 4 leaves na lumitaw o umusbong. So pwede na po siyang ilagay sa system na for process to grow. Okay po. So ngayon po tignan po natin yung mga ibang naka-process na, no. Sige po. So ito mga ka-Jake, nandito na tayo sa system. Sir. Okay. Ito 2 weeks na siya after transplant. Almost 2 weeks. So after ng 15 days, meron na tayong 2 weeks. Na ito siya. 2 weeks pa for harvest weeks na yan, sir. So yan po, ito po yung itsura no, almost 2 weeks na po. So ibig sabihin na more than na 15 days na siya. Halos pa sa 15 days na rin. Tama, sir. So ito po, tignan natin dito. So tingnan niyo po mga ka-Jake yung pinaka-process niya. So ang galing. Ngayon nakaka-amaze nga po yung strategy nila, yung technique nila nandiyan. So ito po sir, ano po ito, parang medyo malalaki na siya. Ano? Ilan sir days? Ito pong side na to, mga ilan days nito sir? Ito sir, 3 weeks na siya. Almost 3 weeks. Oo, tama sir. So ito, may almost 3 weeks. Isang pagitan sila, kada isang quadrant sir. Ayun, so kada isang quadrant, kaya nakita natin doon, mas mababa at medyo mababa. Ito mas mataas. So almost 1 week yung pinaka pagitan nila. So ito sir, mayro tayo dito na parang aanihin na. Oo sir. So ayan po, parang ang tamis niya. Gusto ko nang tikman. Tama sir. So ano po yung ilang odd na siya? Ilang taon, ilang araw na siya o linggo? Ano siya sir? Para anihin. 27 days old na siya after transplant. Bukas yan, harvest na. Ayun, so after po nung 27 days, almost 27 days, tama, for harvesting na po siya. No? Tama, so, tama po. Yun po yung pwede na tayong bumili sa kanya ng sariwa. Anong sariwa, sariwa. Kaya kung alam niyo po yung lugar niya na to, dito sa Pulilan, na pwede po natin siyang ano, puntahan dito. No, may Facebook po siya na Floyd. Si Sir Floyd, ano po yun? Tabladillo. Ayun po yung kanyang ano. Sige po, pwede niyo pong i-introduce yan. Sir, explain ko lang kung ano yung kung bakit mas okay yung quality ng hydroponic dun sa soil drones. Okay po, sige. Sir, sa hydroponic kasi sir, wala tayong ginagamit na lupa dyan. Silipin nyo to sir, oh. Ayun, ito. Ayun po yan,
Kokopit po ang tawag dyan. Kokopit. Kokopit. Mm. Sa buko po yun galing. Sa pinaka branch ng byproduct ng buko yan, sir. Mm. Pwede rin gamitin yung mga sawdust. Opo. Pwede rin naman gamitin, sir, yung foam. Opo. Kaya lang, hindi ubra yung foam sa atin kasi sobrang init ito sa Bulacan. Tama yun, sir. Mm. Tapos, ang kinagandahan dyan, wala tayong, sabi ko nga, wala tayong ginamit na fertilizer, lupa, no? O gano'n, meron naman siyang may fertilizer, sir. Kahit pero, paano, hindi tayo gumamit ng lupa, di ba? Yes po. So, i-conclude natin na, pag walang lupa, walang insecticides, walang mga peste, di ba, sir? Tama. Ang kinagandahan nun, sir, ngayon, hindi tayo kailangan mag-spray ng mga pesticides, yes, insecticides. Kumbaga, safety rin po kainin to. Ano, pwede kong siyang tikman na ganito na hindi ako nag-worry. Na hindi ako nag-worry na yun, baka may lasin siya o pesticide, ano, pesticide, no? Kumbaga, sobrang very organic. Yun po yung pinaka gusto ng ano ni Sir Floyd. Po, very organic po ito. At fresh na fresh po. No, once na pagkuha nila dito, pag harvest po nila dito, konting hugas lang kasi baka maalikabok, no? So konting hugas lang, pwede na natin kainin, isama na natin sa mga bread o mga pandip. So kayo po, sir, ganong katagal nyo na po ba itong ginagawa? Ilang years na po ito? Nagsimula akong mag-practice dito last October pa, 2020, sir, nung pandemic. 2020? Walang nakatulong pala yung pandemic. Tama, yun, sir. wala akong magawa. Hindi ko alam kung saan direction ng buhay. Nag-YouTube ako, sir. Tapos yes, nakita ako, hindi palang gumawa ng leto sa backyard lang. No? Praise God. So yun po, no, actually dalawang klase po yung nangyari sa pandemic, no. Either yung iba talagang malaking baksak sa kanila, no, bumaksak ang negosyo nila, bumaksak yung kanilang kinabubuhayan. But kay Sir Floyd, this blessing pa po yung pandemic na yun last year. Opo, na tama, nakapag ano po siya, no, nakuha niya yung technique na makapag-grow siya ng lettuce. Actually, talagang na-amaze din po ako kaya nakita ko to. At salamat kay Sir Floyd dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para ma-interview siya at makita yung kanyang pinaglilibangan sa hanggang sa ngayon. So mostly sa inyo po ito dinadala yung mga product. Ay, yung mga product namin, sir, binebenta namin sa mga burger shops dito sa Punilan, yung mga kilalang burger shops na rin. Okay po. Actually may natikman po ako sa inyong product niyo, yung tama yun, ang sarap po yun, yung green na pasture po. Yun po yung pangalan. At salamat po sa dinonate niyo sa amin yon na anniversary po namin ng misis ko. So yun po, actually napakasarap po, no, masarap yung kasi fresh po siya, sobrang fresh. So ilan po mga ka-Jake at nawa ay meron po kaming na ituro sa inyo ni Sir Floyd. At ayun po, encourage lang po natin kung meron malawak-lawak yung lupain, bahay, huwag tayong magmukmuk, no, sayang, gamitin natin gaya ng ginawa ni Sir Floyd na ginamit niya yung pagkakataon na yun as a blessing, no? Hindi siya nagmukmok o nag-ano siya. So yun naman po mga ka-Jake, at alam ko maka-amaze kayo sa ano nito. At hintayin natin yung pag-harvest niya, no? No, makita ko rin po yung pag-harvest na yun kasi curious din po ako na makita yung pag-harvest ng lettuce po niya. So yan po ulit, once again, si Sir Floyd, the master of making a lettuce hydroponic lettuce. Yeah, hydroponic. Sige, sir, may papaalala lang po. Sige po. Gusto lang po paalala mga ka-Jake na okay. Everyone of us apektado ng pandemic, ano? Kami okay. Rin, we are only food business, kaya lang humina kasi matakot, sir, yung mga tao, di ba? Pero ang kailangan lang natin tignan na hanapin natin yung good for everything. Tulad nung nangyari sa amin, may good naman kasi nandyan lang. Kailangan lang nating hanapin. Hindi tayo yung lalapitan. Kailangan tayo yung lalapit. Yes. Una-una sa lahat, prayer. Amen. Ask for wisdom. Tapos. Okay. So yun po yung advice sa atin ni Sir Floyd na ask for wisdom kay Lord. Kasi siya yung nagbibigay ng lahat ng karunungan, kaalaman para tayo may magawa. So yun po mga ka-Jake. So tignan po natin ulit once again yung kanilang mga lettuce. So ito for harvesting. So ilan po ito? Mga 3 weeks na. Yung kabila, 1 week pa lang. So yan po, mga ka-Jake. So once again, thank you po.
Okay po mga Jake, keep safe and God bless.